Okay, magandang gabi. Ganito po dito sa Montalban, papasok dito sa may Payatas. Sobrang traffic. Galing kami sa ano, sa pagpakimo ng ate ko at ginabi kami. Ayan, at halos hindi nagbibigayan. Dito, malapit dito sa may, ano ba to, Nawasa? Lamisa Dam. Dito naman lagi nagtra-traffic sa may Lamisa Dam, doon sa maliit na daan. At medyo nagkakagit-gita, nagkabusinahan nga kanina eh. Paano kaya ang dapat gawain dito? Kasi sa sobrang liit pa ng daan, makabalubak pa, kaya nagkakatraffic yan. Kasi yung mga sakyan dito, magaganda eh. Ngayon ayaw nila i-paspas sa lubak kasi sayang naman yung bearing. Yan, nandito ako, medyo talagang siksikan. Dito lang naman oh, yung daan makalubak-lubak. Kaya ano, kaya talagang maalon, kaya talagang magta-traffic. Tama nga naman. Sobrang sira ang kalsada rito sa area na to. Mga kabayan, kayo merong mga busilak na puso pag nakagawa naman kalsada nyo. Busilak na puso ah. Medyo ginabi na kami kasi galing kami sa pag-kimo ng kapatid ko. Ngayon, pagdating dito sa palikuan na to, wala na siyang traffic. Doon lang naman sa pinakang area ng ano, may ata sa may Lamisa Dam. Lamisa Dam yan, ano? Yan po ang mga pinakaano ng mga pauwi. Mga pagod na sa trabaho, kaya medyo nagkakaunahan. Nakakain yung isang lane. Ulan na naman. Ayan naman, at malalakas naman ang ulan. Talagang dito sa Montalban, sa aming area, pagkaulan, talagang ulan. Halos araw-araw, gabi-gabi. Pero pag init naman, talagang malapit ka sa langit. Parang kang nasa langit. Malapit sa langit eh. Pero ngayon, napakalakas ng ulan. At, kahapon, hindi nyo tinatanong, umulan ng yelo. Baka walang maniwala at meron akong ano dyan. Talagang bihira lang sa buhay yung orito yung umulan ng yelo dito pala sa Montalban, ano? Malapit ang ano, refrigerator. Siguro nag-ano, nag-si Kristo, baka nag-ano ng ano, nag-defrost ng ano, ng ref. Kasi umulan ng yelo kahapon eh. Kasi nalaki ng kuko. Baka masakit daw sa ulo pagka tinatamaan eh. Talagang masakit dahil galing langit dyan eh. Ay nako, naubo na tuloy ako. Hello mga kabayan at naka-live to eh. Medyo ginabi na kami. Kasi sinamahan nga namin yung kapatid namin sa pagpakimotherapy. Okay na, natapos na. Sitis ka naman sa masunod na buwan. Isa na namang episode yun na talagang gastusan. Talagang napapakamot ka na sa ulo. Papakamot talaga sa ulo. Wala, talagang ganun. Kahit saan. Hihingin ka ng tulong sa lahat ng pamahalaan. Grabe, umulan na naman. Pag umulan ng barita, nako, magtago na tayo. Buti yelo pa. Kasi pag mga barita ang inulan, butay na yung mga kalbo agad tatamaan yun. Ay, sorry. Sorry sa mga kalbo, pasensya na. Ikaw na si Sir Rulli sa'yo. Nga pala. Puti, yelo na. Yelo pa lang ang inulan dito sa Montalban. Pero kung pera yun, pag umulan dito ng piso, putrakis na yan. Walang tao sa loob ng bahay ng ano.
Walang magtatago. Walang magtatago. Kasi pati yung inalagnat, mumulot. Pati kahit may sakit na pila, talagang mamumulot ka kung pirang inulan. Kaso, ang inulan kahapon yelo, kaya nagtago sila kasi ang sakit daw. Talagang ganun, ganun lang talaga. Nasa, malapit na tayo kasi sa ano eh. Malapit na kasi tayo sa Amerika siguro. Kaya umuulan na ng yelo dito sa Montalban. Ayun ako. Ayun. Dito ang lugar namin. Pero maayos naman at wala gaano. Doon lang naman ang traffic. Doon lang naman ang traffic sa Mayano. Doon lang ang traffic sa bandang Payatas na yon. Malapit sa bukana ng Lamesa Dam. Makita nyo. Siguro maagawan ng paraan ni Mayor Joe yan kasi doon pa ang ano. Pero sa ngayon, ilang taon ako nakikita kahit ng pandemic. Dito rin natin makita lahat. Ito ang madlis. Paliko pa. Ang laki naman sa dito na kami sa ano sa Bitukang Manok kung tawagin dito sa Montalban. Meron kasi dito ng ano Bitukang Manok na daan, hindi Bitukang Manok na ihaw-ihaw. Kasi nung araw wala pang sasakyan. Kaya siguro daan lang ito sa kugunan. Alam ba niyo kugon? Kasi naisip ko si Juan pa ang dumadaan dito nung araw. Kasi si Juan isa rin sa pinakamayamang tao dito sa balat ng mundo kung napapansin nyo. Kasi yan si Juan is pagkaya ni sinipag. Hindi, pag si Juan ay kumain, patulog-tulog lang yan. Oo, kahit ngayon, patulog-tulog lang yan. Pagkakain niya, tulog na. Ngayon, kung itatanong ninyo kung ano si Juan, si Juan ay mayaman. Ikaw ba naman ang kumain ng pagkakain mo, tulog ka na, di ba? Kasi kung mahirap yan, eh, magkahanap buhay na. Si Juan, pagkain, tulog lang. Ibig sabihin, mayaman si Juan. Mayaman din. Saka pala ano, may kukwento pala ako sa inyo kasi uso na ngayon yung online sabong. Kasi yung online sabong na yan, pag minamalas ka, mamalasing ka talaga. Lalo yung mga kasama ko, mga kaibigan ko, mahilig sa online sabong. Talpak ang tawag dyan. Talpak na pare. Hindi ka marunong. Si Pat pala ay nagasabong din. Ah, sinong Pat? Si Pat. Hindi ka marunong. Nanalo daw siya ng 3,000. Kami nga ni Sir Mio, lagi panalo. Sabi ni... Sinong Pat? Sabi ko eh, si Pat kaibigan nila Ining, nila Bilo. Pati si Ining nagasabong. Sabi ko eh, buti hindi ka natatalo. Uy, pangdandan pang, iikakawa yun. Talagang ganito ang ano sa Montalban ng kalsada malubak. Sabi, wala na tuloy yung kwento ko. Hindi naman ta. Nasa sayo naman yan ta. Nasa pagpili mo lang ng ano yan. Alam ninyo nung hindi pa pandemic, may alaga akong manok eh. Talagang ano yun, kahit pustahan mo ng kahit asawa mo, ipusta mo na. Oo, kahit ano yun, kung 10 hektarang bahay ang ipusta mo. Oo, kasi yun, bininta ko. Pero nung inilaban yun, talagang ano, matapang talaga yun. Kasi nung bata pa yun, pinapatuka ko siya po. Tapos pag bao, alam ba ninyo yung bao?
ka, yung bao ang inagpatukaan ko, puta, butas yun. Sa lakas niyang makatuka. Ang ginagawa ko, naglagay ako ng, yung ano, nagbuhos ako, ginawa kong pinakambao, yung simento. Naku, pagtutuka pa rin doon sa lagay kong ano, pakain, butas. Kaya naisip ko, magandang lahi ito. Kasi pag ito ay nakatuka, siguradong sip-sip ang utak nito. Panalo na ka na pag ito nakatuka. Kahit mamatay pa ito, basta makatuka lang. Ngayon, may pumunta sa bahay. Kasi may pumunta magsasabong, you know. Yung anong yun, pinagbinta ko na yun eh. Ngayon, pumunta, nasaan yung manok ko, nagbinta ko na. Ngayon, nung isinabong namin, itinaya na pati asawa, pati 10 hektara daw na lupain yun. Nako, isang sagupa, patayan sa amin. Talagang halos yung kumpare ko, yung taya niya, pati asawa, itinaya na. Pati yung 10 hektaryang lupa, itinaya. Talagang balabalatong na ang pawis. Grabe. Kasi dapa na yung manok ko eh. Nung sinisintensya na, sabi ko, pare, huwag kang matakot. Kasi pag ganito mo ka, punta nga na, pananalo ka pa. Ay, biglang tumuka. Punta nga na, pagtuka ay nakakahawak. Punta na, sipsip pati utak. Patay ang ano, patay ang kalaban, ay lakas-lakas pa noon. Ay, naku, talagang... Ay, makabaliw ka talaga. Grabe, grabe. Mawis, alam mo kung ano nangyari, mga kabayan. Sa tuwa nung taon, naghubot-hubad yun sa bungang. Kung nakikita niyo yung nagsasabong na yun. Basta sabi ko, pag ako'y nag-alaga ng manok, at saka may isa pa akong kwento sa inyo. Dalawa yun eh. Dalawa yung manok kong alaga. Yung isang manok kong alaga, parang may isip. Pero hindi ko yun inagbinta. Ngayon, nung isinabong ko, pumusta talaga ako ng 12 pesos. Kasi, wala akong tiwala eh. Pero magaling talaga yon. Kaya lang, 12 pesos kasi nga, ang laban, parang ibininta ko lang sa kanila ng ano, yung may bayad kasi. Ngayon, pambihirang manok yan. Ah, lamig! Pataya! Pataya manok. Yung manok na yan, lamig. Nung pagka dikdika na sila sa taas, nako, tinamaan sa hita yung aking ano, yung aking manok, mga katalpak. Yung, ang tinamaan pa, yung may tari. Eh, di sa madaling salita, naputol ngayon yung hita na may tari. Yan ang gagawin. Matatalo kami. Ngayon, naisip yung manok, posta pa rin, okay pa rin. Manok ko yan eh. Kaya labo. Puta, alam mo kung anong ginawa? Nanalo kami. Alam mo kung anong ginawa? Alam mo ma? Ginawa niya, nabungga pa yan. Para silang manalo, tinuka ngayon yung tari. Puta na, hinabol ngayon yung kalaban. Katanga na, yung tari, tinuka yung kanyang ano, paa. Nandun yung tari, nanalo pa rin. Kasi hinabol yung kalaban at sinaksak ng sinaksak. Panalo ka na, patay ka na. Marami na, no? Marami. Lamig, init nga eh. Ang pang malamig. Ito na ang lugar ng ano ba to? Crossing na tayo. Crossing. Lamig. Pero kanina hindi ako nilamig. Sabi nila Melody na yan, lamig yung natin. Alam nyo, mayroon akong ano. Eh, alam mo yan, kwento ako sa iyo. Ay, pataya mo yan. Alam mo kung nung araw, ang pinakamayaman sa mundo, yung lolo ko. Nung araw.
Talagang milyonaryo talaga yun. Kasi ang bahay ng lolo ko, grabe, bubong pa lang 80 million. Oo, grabe yung ano ko. Alam niyo mga kabayan, hindi niyo itinatanong, 80 million talaga, talagang pinakamayaman. 19 ano ba yung lolo ko? 1960 yata, o wala pang ano nun, 1970. O, pinakamayaman yun sa buong Pilipinas. Kami lang ang hindi nabahagihan ng yaman. Alam niyo kung ano mga kabayan ang kinayaman niya? Yung bahay niya, ang bubong, bato, yung ano, nasa ilalim siya ng tulay. ikaw ba naman ang bubong ay tulay? Paano hindi ka mayaman eh? 800,000 yata yung tulay niya, kung 1 million yun. Diba? Kapuhangan talaga nung hindi lang kasi ninyo ako nakikita sa vlog kong ito at kwento na lang ako kasi ano eh masakit pa ang aking balik at sa vaccine at nagdra-drive kasi po ako eh kaya nakaharap sa ano pinakita ko lang yung sobrang traffic dito para kung sakaling makita ng kinauukulan at least alam nila na sobrang traffic dito sa lugar na yun. Kasi nasanay na po ako ng ano eh mag vlogs ng ano kasi taga index ako tagagawa kami ng index ng Skyway. Kasi minsan nakakasakit din naman sa damdamin na dadaan yung mga kasama mo diyan sa ano sobrang traffic. Kaya, patawad sa mga kinauukulan baka sakaling makita niyo yung lugar na ma-traffic baka pwedeng pakiayos na lang ano. Kasi sobrang lubak po, sobrang lubak naman. Sobrang lubak talaga. At lalo ngayon umuulan, medyo sa ano po yun, sa tabi ng harap ng Nawasa. Harap siya ng... Alam po ninyo dito sa Montalban, sa lugar namin, kahapon bumahana naman sa Black 6 ba? Hanggang tuhod lang naman, hindi naman masyadong makabaha. Kaya lang, at least baha pa rin. Konting ulan lang yun kasi kaya maulan ngayon dito sa amin. Kasi pakaramdam ko, kasi kahapon umulan ng yelo eh. Talaga totoo, umulan ng yelo. Pakaramdam ko si Cristo nag-depress ng refrigerator. Ang laki nun ano. Pero totoo yan, hindi ho sa pagbiro umulan ng yelo kahapon. Maraming saksi dito sa aming ano, may mga video pa baka hindi ho kayo maniwala. Mga nagliligo dito sa takbuhan dahil sabi niya aray pala yelo na. Nako. Natunog na yan. Kaya pala ano pala shout out pala ano dun sa mga nagpa-vaccine. Ako napakasakit ng baraso pero ayos naman yan kasi vaccine niya eh. Oh, talagang medyo padalwa ko na eh ngayon parang masakit na masakit ang braso ko hindi ko ano eh kayo yung matanong ko ho tungkol sa vaccine ano ang kung halimbawa lang ano sa ikatlong taon maging zombie tayo lahat. Ito pala isipan ko ito ha ito eh tanong ko lang sa inyo. Ano ang inyong mission sa buhay? Pag tayo naging zombie? Wala kang puwang pa. Nagsasalita ka mag-isa. Ay, siyempre, nagbago. Patayo lang yan. Ano ang mission nyo sa buhay pag tayo naging zombie?
Ako, may napili na akong misyon. Ano ang ano mo? Kasi siyempre, sumbi ka, pakalat-kalat ka na sa daan. Ay, na. Ano ang misyon mo sa buhay? Siyempre, kahit sumbi ka, huwag kong pilitin siya maging sumbi. Pero ito ay joke lang, pero huwag naman sana, ano? Kasi ang balita sa Introdamos, magiging sumbi tayo lahat. Yun yung libro na, ano, huwag nating sabihin, sinasabi nila sinungaling daw yun, pero hindi kasi libro yun eh. Kung naano nyo, puntahan ninyo sa National Bookstore, mayroong book ng Introdamos yata yun. Hindi ko rin alam, basta napakinggan ko lang yun, pero at least sinabi. Katulad kay, ano yun, yung nag, sino yun? Pero di Baldwin, nagkakatotoo. Bladwin? Ah, hindi. Bladwin. Kung sino nakakaano, ano, hindi naman sa pagmaano kayo inaano. Talaga, nagkakatotoo eh. Ito na po siguro yung inasabi ng matatanda nung araw na walang gunaw. Ang sumisigaw lang ng gunaw, yung ang asawa ay sumama sa iba. Ibang lalaki. Pero joke lang to at totoo talaga yan, walang gunaw, kundi nandyan yung, kung napapansin nyo, maraming patayan, maraming alitan ang nagaganap. Sana yung COVID na yan, sana maalis na. At ang tayo lahat ay naging malaya. Kasi ang kamalian lang po talaga, sa totoo lang, at ako hindi rin nag-aral ng mga Bible na yan. Ang may kasalanan sa ating bundong ibabaw ay si Eva at si Adan. Dahil tayo sana, hindi sana tayo naghahirap ng ganito eh. Hindi sana tayo tuturo ka ng AstraZeneca, ng Pfizer. Dahil alam ho ninyo, hindi naman sinabi ng Diyos na turukan tayo eh. Ginawan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, sa dala ng protocol, siyempre, magpapaturok na rin tayo kasi lahat turok na. Ngayon, yun nga ang tinatanong ko sa inyo. Kung kayo ay maging zombie, ano ang inyong misyon sa buhay? Ay, ang cellphone mo eh, kahit ano eh. Oo, hindi. Yung ano kasi, hindi naman natin sinisisi. Talagang, ang may kasalanan na tayo, nasa paraiso sana, kung si Adan at si Eva ay hindi kumain ng mansanas ni Adan, ay di sana nasa paraiso tayo ngayon. Walang damit, walang bahay. Alasin ko tayo umalis doon. Dalawang oras na lang. Walang damit, walang bahay. Walang ano, walang kahirapan. Yan yun. Kaya wala tayong magagawa. Isinilang tayo mga tao lang. May puso at laman. May balong-balonan pa pala. Ah, balong-balonan. Puso at ano, isipan. Yun. Pero kung nga sabihin mo na, talagang ano, ito na yung mundo natin ngayon. Kaya, sabihin ninyo na yung COVID na yan, hindi na humawawala yan. Kasi bata pa tayo, may sakit ng ganyan ang nalaganap. Ang pangit nga lang, nagkapangalan, naging COVID. Pero sa totoo lang po, ano, kahit ako hindi nag... Si Papa ang pay puhang? Puhang naman din, dahil ako ay tinuro ka na ng ano. Tinuro ka na ako ng dalawang turo, kaya naging ganito ako, naging madamdamin. Dahil sa turo ko, masakit yung dalawang braso ko. At sige po, shout out na lang ulit, ano, at babalik ako sa isang episode. Pero ito po ay sinasabi ko lang sa inyo. Madulas kasi, yan, ano? Para medyo ma-relax naman tayo. Matawa kayo kahit pa paano. Magalit kayo kahit pa paano. Ganun lang ang kasimple ang buhay natin. Ang mag-ano lang, God bless sa inyo. Magpakasaya tayo hanggang tayo nabubuhay sa mundo. At maraming salamat sa mga like nito at manonood. Okay. Bye-bye. At God bless sa lahat.